Pero ganun talaga. Kung baga sa pelikula, kailangan munang mabugbog ang bida. Wow! Kung baga sa larong basketball, kung larong basketball, ang landas tungo sa gobyernong tapat, nasa first quarter pa lamang tayo. Huh? Oo, nakakalamang ng husto ang kalaban, pero hindi pa tapos ang laban. Ngayon, nagpapagaling lamang tayo ng ating mga sugat. Hindi tayo talo. Hindi tayo talo dahil hindi pa tapos ang laban. Lalo na sa yugtong ito, kung saan nangingibabaw ang kasinungalingan, paninira, panunuhol, panlilinlang. Alam ko marami ang nagtatanong tungkol sa mga alegasyon ng pandaraya. Sinusuri natin ito. Kinokolekta natin, kausap natin ang mga eksperto. Aalamin natin ang punot dulo ng mga pangyayari. Pataasa kayo. At habang ginagawa ito, maghanda na tayo dahil simula pa lamang ang ating pakikibaka. First quarter pa lamang sa larong basketball. Habang nariyan pa ang aking mga anak na nakikita lahat ito, na nasaksihan ang pagsisinungaling, ang panlilinlang, ang vote buying, di natin maaaring sabihin tapos na ang laban. In the journey and the struggle for genuine social transformation, there is no such thing as failure, only delay. Wow! Tuloy pa rin ang paglalakbay, tuloy pa rin ang pakikibaka, patuloy pa rin ang paninindigan. Huwag tayong bibigil. Huwag natin silang bibitawan. Sabi nga nila, mamaya, baka kung ano sabihin ko, pag ininom ko yan. Sabi nga nila, ang musang, isang Philippine wildcat, ang musang, pag nasusugatan, lalong tumatapang. Sa pagtatapos ng naging kampanya natin, ang hinihiling namin ni VP Lenny, mag-umpisa tayo muli sa mga iniwang pangako sa ating mga kababayan. Sa mga nag-oorganisa ng ating mga volunteers, sa mga gumawa na tayo ng mga programa. Programang paglilingkod sa ating mga kababayan. Dahil alam natin, mas mahirap ang kalagayan ng ating ekonomiya ngayon. Wow. At sasamahan namin kayo sa pag-oorganisa. At dahil dyan, kailangan natin iangat ang buhay ng lahat. Lalo wow. na ang mga nasa laylayan. Kung meron akong isang mahalagang leksyon na natutunan sa pandemyang ito sa dalawang taong nakalilipas, ay kailangan natin ang isa't isa. Ng sakit, ng gutom, ganun din sa ating simulain. Magsama-sama tayo, hindi natin iiwanan ang isa't isa. We have just begun to fight. We will never give up on our children. Hindi natin maaaring talikuran ang ating mga anak. Woo! Hindi natin maaaring sabihin na hindi na tayo lalaban dahil mahal natin ang ating mga anak, ang ating bansa. Darating ding ang araw, mananaig din ang katotohanan. Mananaig din ang tama at yang ang ating dapat panghawakan. Magkakaroon ng pananampalataya, magkaroon ng tiwala, magtiwala, magtatagumpay tayo. We did not get this far just to go this far. At sa usaping long game, in 2.5 years, deadline na ng filing sa susunod na halalan sa 2025, dapat maghanda na tayo. Kailangan natin magdamayan, kailangan natin makipagkapwa upang malagpasan ang pagsubok na ito. At malalagpasan din natin ang pagsubok ng kawalan. Wala dito si Sharon ngayon dahil nagluluksa pa rin siya. Ang isa niyang napakamalapit na kaibigan ay namatay, kaya siya po ay nagluluksa. Ngunit ito ang message ko sa kanya. To my wife of 26 years, wow. I usually end my speeches na kinukumusta ninyo si Sharon at ang sinasagot ko, ayun, patay na patay pa rin sa akin. Pero pagkatapos ng kampanyang ito at habang pinakikinggan ko siya sa mga talumpati niya, ako ngayon ang patay na sa kanya. Sa lahat ng narinito, panalo tayo dahil meron tayong pagmamahal.
pagmamahal sa isa't isa, sa kapwa, sa inang bayan, kinabukasan. Love conquers all. Magtatagumpay din tayo, magtatagumpay din ang pagmamahal. Magandang gabi po sa kanilang lahat.